Good day guys, MacGarage again. So today guys, magpapalit tayo ng bulb cover gasket. Since binili to 2011, hanggang ngayon hindi pa napalitan ng bulb cover gasket. And then dahil dyan wala rin langis. Saklap. Okay. So ayan, isa tong indicator guys na dapat sinisilip nyo yung inyong sasakyan. Hindi porket malinis yung cover na yan, malinis na yung makina. So ayan, ang gagawin natin, babaklasin natin lahat yan. Okay. And then papalitan natin ng bulb cover gasket dahil talagang antakaw na sa langis. Inuubos yung langis. Eh kung makikita nyo lang talaga guys dito sa may dulo, dito sa may ilalim yun, no? Talagang pumapatak na dun sa may ilalim yung langis nya. So okay guys, so tatanggalin natin lahat, ignition coil, yung mga wirings na naka-attach dito sa may bulb cover, yung grounds, hoses, yan, mga sensor, ng camshaft, crankshaft, intake at saka camshaft ng sensor, camshaft sensor ng exhaust, yan, BVTI sensor, tanggal yan. Yan din din yung mga harness, okay? So, wala akong stand guys para mapakita ko sa inyo. So, babalikin lang ako ulit mamaya pag natapos na, okay? Okay guys, so, natanggalin natin lahat ng tornilyo. Natanggalin na lang natin siya, ayan. Napry ko na rin siya. So, may kita nyo yan, naiwan na yung... Ayan. Ito siya, may... So, malinis naman yung loob, maganda yung maintenance nito, ayan. Problema lang talaga yung natagpuan siya. Ayan, sobrang dumi. And dito, ayan, lumabas na dito, ayan, oh. Ayan, naubos na yung langis. Dumaan na dito, ayan, oh. Ayan. Sobrang tigas na rin yan, ayan. Ayan, halos maputol na. Madurog. Okay. So super naman, nakita niyo naman guys yung makina. Ang ganda, di ba? Sobrang linis ng makina, walang mga sludge. So ibig sabihin alaga to sa chainsaw. So problema lang talaga itong leak. So ayan. And ang tumutunog kaganina, kaya sabi ng client is tak 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 gumagano siya kasi yung mga BVTI niya, ito. Ito mga to. Is kailangan niyan hihigop to ng langis. So pag hindi yan nakakahigop ng langis, mawawala ng pressure doon nagtutunugan. So including the BVTI ito, yan, including yan, kasama yan. Yan. Pag wala rin to na hihigop na langis, maingay din to. Yan. Dito yan nakakonekta pala guys. Yan, yan bali yan dyan yan. Okay. So yan, may mga o-ring yan dyan. Okay, so sumulan ulit natin yung nilinisin ko lang dun sa likod and sisilipin ko kung meron pang mga pinagagalingan ng leak. Okay guys, so nasilip na natin sa likod and wala naman tayo nakitang pwedeng pagmula ng leak doon. Okay, except sa mga sensor, medyo may minimal na naglalaway lang siya pero hindi siya leak. So maglalagay na tayo ng langis dito para pagkakabit natin ng bulb cover, eh pwede na natin siya pa-start din. So ilalagay na natin yung langis, start tayo. Okay guys, so ikakabit na natin yung gasket. Hanapin natin yung this one is here.
So, pasensya nyo na at ay ako'y walang dalang istan. Nalimutan ko. Kaya ganito, putol-putol yung ating video. Okay, so nalagyan na natin yung silicone. Yung gasket. So, lagay tayo ng silicone dito sa mga dulo. Ayan. Hey. So, nakakabit na natin. Okay guys, so nakabit na natin lahat ng tornilyo. Okay, so na-tight na rin natin ang bahagya. Hindi lang ha. Okay, so ang gagawin naman natin is ito-torch natin sa 8 foot pound. So, na-touch na natin yung iba. Inaano ko na lang siya. Okay guys, so yan, na-torch down na natin. Gawin natin, ibalik na natin lahat-lahat and then isukatin natin yung langis and then start natin. Okay? Okay guys, so pabit na natin lahat. Okay? So susubukan natin ngayon i-start kung may tutunog pa ulit. So kabit natin yung battery. So hindi ko sa inyo napakita guys yung naparinig yung tunog kasi hindi ko pwedeng gawin gawa nga pinatigil ko kagad sa may-ari because baka masira yung buong makina dahil nga wala nang langis. So start natin, tignan natin kung mag nanaking pa sound pa ulit. Bismillah. Okay. So ayan, tumahimik na ulit yung makina. Wala na tayong naririnig na knocking sound dahil nga walang pressure yung BBTI niya. So hindi makatigop ng magandang langis. So ayan na, gumanda na ulit yung tunog. Ngayon wala na yung knocking sound na naririnig natin. Alright. Guys, good to go na to. So, takabit na natin yung cover. Ayun, yung fancy cover. And then, pwede na natin paalisin yung client. Okay? So, ayun, hanggang dito na lang. And bye po na. So, okay guys. So, ito yung lesson learned dito guys. So, lagi yung i-check up yung inyong mga makina. And pag nakita nyo na may leak na doon sa may ibabaw ng valve cover gasket, tingin kayo doon sa may likod ng makina. Okay? So, kung nakikita nyo na may mga laway-laway na o nagdi-drip na langis, ibig sabihin, palitin na yung inyong valve cover gasket. So, ito guys,